Happy New Year! Chinese New Year po! Kain tayo ng cake! Kamusta dyan? So, kain-kain tayo ng cake mga sis. At saka sana ma-bless tayong lahat. At saka sana mas marami pang biyaya. Ingat tayo lagi. At sana matapos na po itong pandemic. Happy New Year! Happy Chinese New Year! Show your drawing. Like this. And then? Like that's this. The hair. And then? And then the eyes. Eyes. The nose. Nose. Mouth. Hello, thank you, Kimmy, for the drawing. Who is that? That's Kimmy. No, this is you. Your dad. Papaaraw tayo guys para mawala yung lamig. Kasi sobrang lamig pa. So, papaaraw muna tayo. So, yung papa ko po, sa mga followers ko po sa TikTok na nagtatanong po sa akin na bakit po sa lahat ng lugar ay India po yung napili ko. Yun din yung tanong na papa ko sa akin, pero hindi ko maisasagot. Yung maisasagot ko lang eh, kasi andito galing si Apa, di ba? So, pag-usapan po natin yung buhay ko. Siguro, hindi ako masyadong nagsishare tungkol sa mga, sa pamilya ko sa Pinas. Hindi ako nagsishare ng tungkol sa mga magulang ko, mga kapatid ko, kasi first of all, napaka-private po nila. Ayaw nila ng mag-send ng message para sa akin. Peace sa mga kapatid ko dyan kasi baka nanoon sila. Awayan nila ako. Pero sa totoo lang, ganun po sila. So, yung pamilya po namin, yung mga magulang ko po, ay parehong galing sa Chinese na mga lahi. So, both yung grandparents nila, yung mga lolo nila ay galing sa Amoy, China. So, lumaki po ako sa kultura ng Pilipino at saka sa Chinese. So, hindi ako nakaka-relate ng todo na puro Pilipino lang na kultura. Kasi mixed talaga sa pamilya namin. So, gayon pa man, parang natatakot akong i-share sa inyo kasi baka pupunahin ako ng mga kapatid ko nito. Naman natin guys na kapag Chinese, mahilig sila sa negosyo. So yung mga magulang ko ay mga negosyante po. Sila po ay mga entrepreneur. Sila po ay successful sa kanilang mga karera. At saka tatlo lang po kami magkakapatid. Ako po yung panganay. Civil engineering po yung natapos ko sa Davao. At saka yung mga kapatid ko ay nakapagtapos din ng yung pangalawa ay nakapagtapos ng accountancy at saka nag-proceed din siya ng pagka-nurse. So, nurse siya. And then, yung bunso po namin ay isang nurse din. At saka nasa Canada na po siya. So, tatlo lang po kami, magkakapatid, puro babae. Sunod po kami. Pero parang ako yung ako yung bunso kasi parang ako yung laging napupuna. Sa mga magkakapatid kasi guys, ako yung free-spirited. Ako yung medyo
ayoko nang sumusunod masyado sa mga rules. Gusto ko yung rules ko. Kaya siguro medyo marami akong palpak sa buhay kasi ganun yung pag-uutak ko. pag anong tawag dun sa Bisaya, yung paghuna-huna, yung pag-iisip. Sorry. So, Bisaya po ako, guys. Galing po kami sa Ormoc City. Kapitbahay lang po namin si Lucy. At saka 3 blocks away. 3 blocks away lang magkalapit yung mga bahay ng mga magulang ko. So, parang nagkikita-kita na yata sila nung bata pa. Pero hindi ko lang alam. Tapos yun, maliit lang ang Ormoc. Sobrang liit ng Ormoc. So, sa pagiging free-spirited ko po, guys, ay sobra ilang lipat na po yung pinagagawa namin ni Apa. Palipat-lipat po kami ng anong tawag nito, bansa sa pamumuhay namin. Sabi nga ng mga magulang ko, kung mag-decide lang daw kami sa isang lugar, ay siguro ay malaki na yung naipo namin. Pero kami kasi ni Apa, guys, napaka, ewan ko, paano ko ba sasabihin? Napaka simple lang namin. Simple kami in a way na gusto na lang namin na i-explore yung buhay. Ayaw namin ng isang lugar lang kasi feeling namin nabuboard kami. So kaya kahit ganito yung pamumuhay namin, guys, na palipat-lipat kami, pero lagi namin sinasama yung mga anak namin. At saka lagi kaming nagbibigay ng inputs, hindi lang para sa kabutihan niya or kabutihan ko, para sa aming lahat. At saka thankful lang din ako kasi sobrang sobrang supportive ni Apa. Kahit nauubos na yung mga ayarian niya. Kasi binibenta namin kapag nakakapag-isip kami na pupunta kami ng isang lugar na naman. So, kasi ang buhay para sa amin ay napaka mubo. In Bisaya, mubo. Napaka liit or ano ba. Parang gano'n lang yung buhay. Pero, kasi kung magsistay lang tayo sa isang lugar, hindi natin may explore yung buhay sa ibang lugar, di ba? Parang gano'n lang din yun. Pero, we're making it sure na may magandang kinabukasan naman din yung mga bata. Hi, guys! Malapit na pong gabi dito, guys. Malamig na, sobrang lamig. So, palit na tayo ng damit na para hindi tayo lalamig din. So, continue tayo, guys. Actually, di na namin kailangan na lumabas pa sana ng ibang bansa kasi okay naman yung pamilya namin sa Pinas. Kaya lang mahirap kapag ibang lahi yung asawa mo. Inom tayo, guys, ng tsa. Kaya bumalik po kami dito. Hindi masaya yung magulang ko. Honestly speaking, kasi para sa kanila, ayaw nila sa India. Pero kaya nga YouTube ako, guys, para makita naman nila yung buhay ko dito na hindi naman na sobrang down. Hindi naman. Sa tingin nyo, guys, hindi naman. Sa totoo lang, nagpapasalamat talaga ako sa kinaapa at saka sa biyanan ko kasi push talaga nila na mabigyan kami ng magandang buhay dito sa India. And I'm so thankful naman sa ganun na bagay. Bigay ko kayo ng konting detalye sa biyanan ko, guys, at saka sa asawa ko. So, yung asawa ko, si Apa po, ay nag-iisang anak siya. Produkto siya sa divorce na magulang. So, yung biyanan ko na babae ay she's a great example na strong-willed woman po. Dito po sa India, mahirap po yung single mom. Yung single mom po dito, napaka baba yung tingin nila. Sobrang baba. Pero pinakita ng biyanan kong babae na pinakita niya talaga sa community dito na yung isang single mom ay magiging isang, anong tawag nito, successful din sa buhay. Napatayo po niya itong mga
properties nang dahil lang po sa sikap niya. Naging diborsyada po siya sa edad na 36. Sobrang bata pa po niya. Pero kinaya niya po lahat. At saka marami po siyang natulungan dito sa community namin, guys. Kilala po siya dito. At talagang napaka-strong niya na babae. Minsan, kasi alam niyo naman yung mga biyana natin, minsan strong sila, yung mga gusto nila, dapat yun yung nasusunod. Pero siya naman, lagi niya akong tinatanong kung ano din yung gusto ko. Kapag ayoko, hindi niya din ako pinipilit. Tapos, yun, alam naman niya yung background ko, kaya hindi niya ako pinipilit so ano mga gawin. Kung ano lang yung gusto kong gawin, yun lang yung gagawin ko. Yun, maganda naman dito sa India, guys. Minsan nalulungkot ako, minsan na-homesick ako. Pero at least, nandiyan naman si Apa, buo naman yung pamilya. Swerte na din ako kasi marunong din ako, nakapag-adjust din ako sa buhay. Minsan, nung una, nahirapan talaga ako. Dumaan din ako sa postpartum, guys, nung pinanganak ko si Chloe. Dumaan ako sa postpartum, nahirapan ako mag-adjust. Tapos, nung sa ibang bansa pa kami, hirap talaga ako noon. Sobrang payat ko noon. Tapos, ngayon, well-adjusted naman ako. Minsan, nabuboard ako. Kaya, lagi kaming lumalabas. Pero, hindi masyado kasi COVID pa nga dito sa India. Pero, kasi guys, kapag sasabihin nila na galing ka ng India, andito ka sa India, natatakot yung mga tao. Lalo na yung mga relatives ko. Takot na takot sila. Lagi nila ako mini-message, kamusta daw ako. Kasi mostly sa mga relatives ko nasa Amerika. So, di ba sa Amerika marami din doon, pero dito talaga sa India sobrang dami. Hindi nga din sila nagmamas. Pero para kasi sa akin, guys, kung saan ka, kapag masaya ka, go lang. Tapos, kung masaya ka sa ginagawa mo, pagpatuloy mo lang. Ako, masaya ako na nakakatulong ako dito. Since 2016 po, namimigay na po ako. So, salamat sa mga taong sumusuporta sa channel namin. At saka sa hindi pa nakapag-support. So, hindi pa nakapag-support, subscribe. Subscribe na po kayo, guys. Kasi yung kikitain natin ay ipamimigay po natin sa mga foundation po dito sa India. Sa Northeast India po kami, guys. At saka, ano pa ba? Abangan nyo, guys. Mag-building tour tayo at saka car raid tayo. Yun yung ipapakita ko sa inyo. So, thank you, guys, for coming with me. Medyo na-homesick ako. Naalala ko tuloy yung pamilya ko. Pero sa buhay man, guys, mayaman tayo kapag masaya tayo. Hindi importante kung gaano kalaki yung bank account natin, pero hindi naman tayo masaya. Nasubukan ko na po yun, guys, pero sa totoo lang, mas masaya kapag nandyan yung pamilya mo, buo yung pamilya mo, masaya ka sa asawa mo, masaya ka sa biyanan mo. Yun, pinakamayaman ka ng tao sa buong mundo. So, take care, guys. God bless. See you again to the next vlog. Bye!